papakita ko sa inyo yung function ng kill switch. Kapag binaba yung side stand, mamamatay siya. Yan, namatay siya. At hindi mo na rin siya mapapa-start kapag nakababa ang side stand. Ayan o. Pero pag itinaas ko yung side stand, good morning. I-share ko lang sa inyo itong aking ginawang side stand kill switch or side stand sensor. Ngayon umaandar itong ating scooter, EasyRide 150S. At papakita ko sa inyo yung function ng kill switch. Kapag binaba yung side stand, mamamatay siya. Yan, namatay siya. At hindi mo na rin siya mapapa-start kapag nakababa ang side stand. Ayan o. Pero pag itinaas ko yung side stand, ayan. Safety sa ating mga rider ang mayroong side stand switch, kasi kung minsan nakakalimutan kung nakababa pala yung side stand pag tumatakbo ako, eh ilang beses na rin akong muntik ng parang mabaliktad dahil nga dito sa side stand na nakataas. Ayan o. At yan ang ipakikita ko sa inyo sa gagawin kong video kung paano mag-install ng side stand switch. At ito ang ating mga kakailanganin. Micro switch. Ayan. Yung meron siyang butas para doon sa mounting doon sa ilalim ng side stand. Wire, dalawang 40 cm na wire, kahit anong kulay. Hindi naman ganong kaliit ang mga number 18 or 16, pwede na. 2 wire connector. Shrinkable tube. At kailangan din natin ng screw para dun sa mounting ng switch. Kung walang shrinkable tube, pwede na electrical tape. Ayan. Siyempre, kailangan din natin ng drill para dun sa pagbubutasan ng mounting ng switch. Connect na natin yung mga wire doon sa switch. Ang gagamitin nating terminal ay common at saka normally open. Mas maganda kung nakahinang na yung mga wire dun sa switch para hindi na siya mag-loose. Tapos lalagyan natin ang shrinkable tube. Yung dalawang terminal ng wire connector.
Ayan, nakahinang na, matibay na, hindi na siya mag-loose. Fix na siya. Tapos isasaksak na natin siya dito sa connector. Fix na siya. Ito na isa. Okay na rin yung connector. Tapos balutan na lang natin ng tape. Balot na ng tape. Install na natin. Ngayon, lalagyan naman natin ng masking tape yung paglalagay natin ng ano, ng switch. Ayan. Lagyan natin dito yung masking tape para magkaroon tayo ng lalagyan natin ng markings. Tapos, i-align muna natin yung switch dito. Parting to kung saan tumatama yung pinakang arm ng switch dito sa may base ng side stand. Tapos titingnan natin kung papalo siya ng on kapag binaba natin ganun. Yun. Maririnig nyo yung lumalagitik na no? Kapag nag-on yung switch or nag-contact yung switch, parang ganito. Oh. Yun, may lumalagitik. Ganon din dapat siya. At ito, lagyan natin ang markings kung saan natin bubutasan. Bali, itong position na to, dapat naka-on na siya. Dapat nakaganito na siya. Yun, tumunog na siya. Ito na yung position na naka-on or naka-kill switch na siya. Pag binukas natin yung o itinas natin yung side stand, yun, mag-open na siya. Yan. Yan, tumutunog siya kapag nag on yung contact switch niya doon sa loob. Tapos lalagyan natin ng markings kung saan natin siya bubutasan. Yan. Lalagyan natin ng markings para doon natin siya bubutasan. Natin ng barena para umutasan. Yan, butas na. Tanggalin na natin yung masking tape. Ito ang paraan ng pagkakabit ng switch. Itatago natin dun sa likod. Pero ito yung hindi alam ng marami na naka-easy ride. Oops. Bubuksan natin to. Battery compartment. Yan.
Nakita nyo ba yan? Ito. Itong connector na to, pin connector, ito'y 3 pin pero dalawa lang yung nakalagay. Ito, konektado to sa kill switch natin doon sa taas, doon sa may manibela. Ito naman yung ground. Ngayon, papalitan ko itong 3-pin connector na to or yung socket ng 2-pin lang ito para eksakto rin sa ano. Pwede rin namang hindi palitan dahil papasok din naman yung ano, yung socket kaso tabingi. Pero yan, tatanggalin ko yan. Papalitan ko siya ng 2-pin lang. Ito yung black na may guhit na white. Ito yung wire din na papunta dun sa kill switch at papunta dun sa CBI. Ito namang green. Ito yung lahat ng ano, lahat ng green dito sa ating scooter. Lahat yan ay ground. Ayan. Lagyan na natin yung sa 2-pin connector. Ito. Yan. Yan. Ibe na yung ano niya, hindi na siya mahuhugot. Tapos, yung ginawa nating wire, ipapasok natin dito sa ilalim. Doon sa may battery. Ayan o. Punta doon sa may battery. Tapos isasaksak na natin dito. Okay. Okay. Naka-wire na siya. I-align natin yung switch ngayon doon sa likod ng ating binutasan. Sa likod na natin nilalagay. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron na rin dito siyang ano, yung ipit ng wire. Pwede natin dito padaanin yung wire para nakaipit din siya dito sa buti may nakuha akong screw na sakto rito na kumagat yung thread niya dun sa switch. Ang tamang higpit lang kasi plastic lang yan. Ibig sabihin mga tol, ito pa lang ating mga easy ride. Meron na talagang nakaabang na ano, na connection kill switch. Nakaabang talaga siya. Ayan. Ready na for testing. Pero tignan natin kung sakto rin siya dun sa kabila. Natin. Okay, testin natin. Baba natin yung side stand. Okay.
Start ulit natin ng naka-side stand. Ayan talaga siya nag-start dahil gumagana na yung ating kit. Start ulit natin. Alright. Success ang ating side stand kill switch. Okay, sara na natin. At ganun lang kasimple, ganun lang kadali ang paglalagay ng side stand kill switch sa ating mga easy ride. Sa mga ibang model ng motor, ganyan din, halos basic lang naman yan. Ang kailangan lang ay yung eksaktong laki ng switch na ilalagay natin para hindi naman masyadong pangit tingnan. Katulad nito, halos wala ka nang makitang ano, switch kundi yung dalawang tornilyo lang. Dahil itinago natin sa likod. Ito, maikit na to. Ganyan lang ang paglalagay ng side stand kill switch. Minsan nakakalimutan natin pala na nakababa yung side stand. Eh, pag liko natin pakaliwa or pag dumaan tayo ng hump sa sabit, sigurado. Kaya importante talaga na meron tayong kill switch. At yan mga tol, sana ay may natutunan tayo kahit papaano dito sa ating ginawang video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe ka na lang at like and share na rin at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod ka pang mga video. Alright, hanggang sa susunod na video at maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe po tayo mga tol. Ride safe palagi.